Today on Thought Leaders, join me as I explore the life and the leadership lessons of Virgilio Almario, an educator, a poet, an entrepreneur, publisher, and visionary. And because we are speaking to the National Artist for Literature and the chairman of a commission that promotes the national language, we're going to conduct this interview in Filipino. Please bear with me. Chairman, thank you so much for joining us po dito sa Thought Leaders. Well, karangalan ko. Bihira yata maimbitang Filipino speaker na kamukha ko sa inyong... At national artist. Unang-una, lumaki po kayo sa Bulacan. Ito yung probinsya ni Francisco Baligtas, yung mga ibang mamahata. Malaking bahagi po ba ang literatura sa paglaki niyo? Well, malaking bahagi kasi... lumaki ko sa baryo, na? At ang aking swerte sa aming baryo no ako'y bata, yung mga folk traditions malakas. So na-experience akong lahat yon, na-invibe ko, at magandang parang resource para sa akin bilang isang writer ngayon, bilang isang teacher, at bilang isang researcher on the culture and the history of the people, na yung iba kasi sa libro na lang nababasa yun eh. Ako may first hand experience doon sa lahat ng mga bagay na wala na ngayon sa ating society. Yung pinag-aralan niyo po is political science. Ba't po political science ang pinili niyo? Eh, yung tatay ko kasi mahilig sa politika eh. Nung ako ay lumalaki, ang gusto niya sa akin maging politiko rin. Kaya, yun, ang pinakuha niya sa akin ay political science dahil gusto niya maging abogado ako. Unfortunately or fortunately, namatay siya bago ako mag-graduate. So, hindi nasunod yung kanyang gusto sa akin. So, Chairman, usually yung pangkaraniwang path ay pumunta sila sa Manila. Yung mga graduate po ng UP, mga ibang universidad pumunta po sa Manila, mga syudad. Ngunit bumalik kayo sa San Miguel, Bulacan upang magturo. Ba't po, kayo, ba't po ninyo pinili yun? Dalawang bagay. Ang unang-una kasi gusto kong samahan yung aking nanay. Dahil namatay nga yung aking father at lahat ng aking mga kapatid nag-aaral na sa Maynila. So nag-iisa yung mother ko dun sa probinsya. So inisip ko, maganda rin naman na may kasama sa dun na lalaki. Ikalawa, gusto ko talaga magturo. Ginawa ko yung pagkakataon para mag-apply akong teacher dun sa aming bayan. Ano? Siyempre, hindi ako qualified. Yun ang isang malaking problema. Gustong-gusto nila dahil pambihira ang UP graduate na bumabalik sa amin. Ano? Bukod pa sa pangyayari, nakukunti ang UP graduate sa aming bayan. Yung principal, yung mayor, lahat sila nag-endorse sa akin para ako ay maging teacher sa high school. Ang ginawa na lang nila, nang pinapangako ako, na sa lalong madaling panahon, kukuha ako ng BSE units para maging qualified ako, which I did. So, nung bago pa magsimula yung aking pagtuturo, nagpunta na ako sa UE, nag-enroll ako ng BSE subject, at I think yun ang isang hindi akalaing mangyayari sa buhay ko. Pero nung ako ay nandun na sa isang klase, yung teacher, pinasulat kami ng composition, sabi niya, bakit ang galing mo sumulat? Writer ka ba? So sabi niya, mainam pa, introduce kita sa mga writers dito sa
sa UE. At doon niyo po nakilala yung mga makatang sina Rogelio Mangas at Lamberto Antonio. Na-introduce ako sa mga writers sa UE. Yung mga impluensya, paano yung nakapag-impluensya sa buhay niyo at yung pagpasok niyo po sa literatura? Mahilig na ako talaga tumula nung pang ako ay hindi nag-aaral. Nakakagawa na ako ng tula bago ako mag-grade 1. Meron kami isang farmer noon, nag-ahari siya doon sa mga Huego de Prenda, sa mga dupluhan. At kaya ang ginagawa ko, pag wala akong ginagawa, sinusundan ko siya sa pag-aararo at tinuturuan niya akong mga folk verses. Yung mga oral tradition po. Oo, mga folk tradition. So siya ang aking unang teacher sa pagtula. Chairman, yung nangyari po sa inyo, naging manunulat kayo, you came under the pen name of Rio Alma. Paano po nangyari yun? Ako ay fourth year sa UP. So minsan may contest. Sabi niya, sumali nga tayo dito sa contest na ito, essay contest. As expected, yung aking essay yung napili niya. Tapos kailangan ng pen name. Kasi it was a contest on the life of Marcelo Estrella Pilar. Ha, kaya pala, sa Plaridel. So yung Plaridel, pinagbaliktad na Del Pilar. So gayahin natin si Del Pilar. So Almario, gawin nating Rio Alma. So siya yung nagbinyag sa akin ng Rio Alma. At nung nasa UE naman ako, ang naging problema ng editor sa Dome, so one issue ng Dome, i-devote daw sa aking sinulat. So sabi, bigyan mo ako ng dalawang pen names. So doon sa short story, nagbigay ako sa pen name. Sa tula, nagbigay ako ng pen name na Rio Alma. At doon sa essay, yung aking pangalan. Na naging parang yun na yung arrangement sa buhay ko. Apart from traditional forms of literature, medyo napasok rin yung politika sa pagsusulat ninyo. How did that happen po, yung nationalism, activism? Paano po yun nakapag-impluensya sa writing ninyo? Natural sa akin yung political interest dahil political science student ako. Ikalawa, yung aking community, hukbalahap community yun eh. Kahit paano, nadidinig ko yung mga usapan tungkol sa politika, hindi unnatural para sa akin. Nakita namin na isa sa napaka-neglected na aspects ng literature ay children's literature. Wala talaga nag-aalaga, kaya pagpunta ka sa national bookstore, during that time, puro American and European children's lit ang nandoon. Kaya anong ginagawa namin yung Adana, parang tuwan-tuwa kami kasi parang sinasabi namin, pag nagtagumpay tayo dito, magbabago buhay ng mga bata sa Pilipinas. Something like that. Now, Chairman, as an activist writer, medyo nagbago nga yung landas ng buhay niyo dahil natanggal po kayo sa posisyon as a teacher in Ateneo UP dahil isa kang aktivista during the martial law years. And at the same time, nagpakasal kayo ng asawa niyo ay si Emelina Soriano. That was a nice decision on my part. Well, some say that would be the best decision in your it life. How did it, paano po yun nagpatibay po sa pagtingin niyo sa buhay, sa ambisyon ninyo at sa layunin niyo sa buhay? Una kasi yung naging asawa ko, alam niya yung aking mga political persuasions. Alam niya yung aking mga hilig. Alam niya yung lahat ng aking mga bisyo. So tinanggap niya yon, and I think yun ang pinakaswerte ko sa buhay. Kasi kung nagkaroon ako ng asawa na kontrabida, hindi mangyayari yung nangyari sa aking buhay. Now, Chairman, I want to understand, yung focus niyo on children's literature, binanggit niyo po na the Nutrition Center of the Philippines had a book project. Pero paano ito lumaki at naging Adarna Books? Si Louis Lagdamio. Kaya nagpakilala. Sabi niya, naghahanap ako ng pwede naming manager ng book publishing for children. Bigyan mo ako ng dalawang buwan. Pag-iisipan ko yan. Unang-una kasi, kailangan ko rin konsultahin
yung aking mga kaibigan, kung dapat bang ako ay magtrabaho sa ilalim ng Marcos. Sa gobyerno mismo. So, nung bumalik, sasabi ko, sige, pagbibigyan kita, magtatrabaho ko ng 3 buwan, pag di ko gusto yung atmosphere, aalis ako. Parang trial period po yun. Ako namili ng aking empleyado. Ginawa ko yung dati kong aktivista na kasama. Kaming 3 nag-aral. Una namin pinag-aralan, paano ba mag-publish ng libro? Pinag-aralan namin ang mga produkto ng imprenta sa Pilipinas at kung alin ang pinakamahusay na imprenta pagdating sa colored books. At umisip kami ng lahat ng paraan, pagdi-design, kung paano yung pinakamura. Kasi yun ang dapat mangyari. So, naisip namin yung Adarna. Bakit ba ito Adarna? Sabi ni President Marcos, we have a very sick society. So, kailangan ng gamot. Kailangan niya ng awit ng Adarna. Diba? So, yung awit ng Adarna ang magpapagaling sa sakit ng society. Chairman, sa kabila ng lahat, may nagalit ba sa inyo? May nanghinayang ba sa iyo na pinili niyo itong trabaho na ito? Marami. Pero, para sa akin, napaka-importante nung naging desisyon na yan. Kasi nung pinag-aaralan na nga namin, nung aking mga katulong, na actually mga aktivista rin, yung aming hinaharap na trabaho, nakita namin na isa sa napaka-neglected na aspects ng literature ay children's literature. Wala talaga nag-aalaga, kaya pagpunta ka sa National Bookstore, during that time, puro American and European children's lit ang nandoon. Kaya anong ginagawa namin yung Adana, parang tuwan-tuwa kami kasi parang sinasabi namin, pag nagtagumpay tayo dito, magbabago buhay ng mga bata sa Pilipinas, something like that. Yun ang aming naging pangarap. Sa ganong paraan ay nakatulong ako sa kalagayan ngayon ng children's literature. Yung tatanong ko lang po sa inyo, Chairman, is paano niyo nababalanse ang role ninyo bilang isang publisher, isang manunulat, at isang educator? Hindi ko kailangan magbalanse kasi magkakatugma silang lahat Yung pinasok ko na publishing venture, isang educational venture, hindi commercial. Nagkataon lang naging successful. But I was not in there for commerce. Ang interest ko noon is to create a genre na hindi pinapansin dahil hindi kumikita. Eh ngayon lahat pinapansin dahil yun ngayon lang ang kumikita. Hindi kumikita yung iba. Tapos as a writer, napakalaking challenge sa akin noon na mag-edit, mag-publish mismo, magsulat mismo ng mga stories, mga tula na hindi ko ginagawa before. Nakakatulong ba ang literatura sa pagiging negosyante o pagiging leader? Hindi sa maraming writers. Kasi ang tipo ng writers, kahit sa buong mundo, mga mas introverted, gusto lang nag-iisa para magsulat. Bihira yung mga writers na at the same time ay mayroong siguro mas acumen for political matters. Bihira yun. Magandang kombinasyon. Pero bihira. Bihira yung mga Rizal, bihira yung mga Andres Bonifacio, bihira yung mga Voltaire, di ba? Yung mga ganun. Chairman, balik na rin po natin. Can business people benefit from reading more literature? Dapat. Unang-una, tuturuan sila ng literature para maging tao. hindi puro pera na sa isip. Ngayon, ang aking pinaka-programa, hindi lamang yung palaganapin ang Filipino, kundi itaas talaga ang stature ng Filipino para ito ay maging isang tunay na language of intellectual discourses.
Bumalik po tayo sa kasalukuyan, sa pagtanggap nyo bilang pinuno ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Ano po yung mga layunin at programa nyo para patibayan ang Wikang Pilipino, especially ika nga sa age ng globalization? Nakikita ko kasi na kung talagang gusto mong ipakita ang buhay, ang bayan mo, hindi yun talaga maipapakita sa Ingles. Maraming bagay, maraming konsepto na hindi natin nalalaman tungkol sa ating sarili dahil inaalam natin pilit sa pamamagitan ng English language. Maraming konsepto na atin at iriresist yung English noon. Hindi kayang ipaliwanag ng English. Hindi maisasali ng buo. Hindi maitatapat, matatapatan ng English. So, yun yung aking naging parang tuntunin na kung talagang gusto kong magsulat mag-contribute sa development ng aking lipunan at ng aking bayan, eh dapat na ang gamitin ko ay Filipino. Okay. Ang Filipino ay laging kaugnayan. Yung development niyan, yung pagpili ng ating national language na isa sa mga katutubong wika ng Pilipinas ay bahagi talaga ng development ng nationalism, nasyonalismo. Ang malaking problema kasi ng ating bayan sa kasalukuyan ay hindi pagganap talaga na nabibigkis. Kulang yung mga pambigkis sa atin bilang isang bansa. At ang isang malaking problema na pambigkis ay language. Malaking, napakalaki ng impluensya ng English as a global language. Napaka-charming ng English. Kaya yung ating mga educated at mga educators, mga leaders, talagang mas nabibighani sa paggamit ng English. Chairman, ngunit nakikita rin natin sa iba't ibang bansa na bumabalik rin sila sa isang native tongue para maging either competitive or mas lumabas ang kanilang national identity. Pero tingnan mo, hindi naiisip ng ating mga leader yun. Pag sinabi nilang global, akala nilang ibig sabihin na iwanan natin lahat yung ating sarili at makipag-compete tayo sa in terms of language sa international language like English. Hindi na naisip na talagang pag nag-compete ka nga globally, kailangan may dala kang sayo. Sarili. Oo, yung sarili mo. Hindi ka pwede mag-compete ng ang dala-dala mo ay hindi iyo. O kailangan meron kang ipagmamalaki na sayo. So, ayun. Yung bagay na yan ang gusto kong malabanan at kaya ang aking kwan ngayon, ang aking pinaka-programa, hindi lamang yung palaganapin ang Filipino, kundi itaas talaga ang stature ng Filipino para ito ay maging isang tunay na language of intellectual discourses. Sa ngayon kasi, 95% na ng Pilipinas nagsasalita ng Filipino. Pero oral at saka yung mga conversational topics lang ang pinag-uusapan, like what you hear sa TV, nakikita mo sa television. Araw-araw sa daan. Pero hindi natin nagagamit talaga para lumikha tayo ng tulay, para umimbento tayo ng bagong produkto. Di ba? O kaya gamitin natin sa pag-uusap tungkol sa kaso ni Grace po sa hukuman. Hindi natin nagagamit sa ganyang bagay yung ating wika. Baka nga kung gamitin natin yung ating wika sa mga kaso na katulad ng kaso ni Grace po, baka sandali lang tapos na yun eh. Di ba? Kasi nagkaintindihan na. Nagkaintindihan na. Pero ang dami-dami mga kung ano-ano nasisilip, mga problema sa paggamit ng English. Di ba? Dahil English yung ginagamit sa paglilitis. Hindi rin natin makuhang ma-invento siguro yung talagang magpapakilala sa ating kaluluwa sa kamukha ng pag-invento ng mga Japanese or mga Koreans
Kahit sabihin mo nangungopia lang sila eh, kung bakit merong touch doon na Japanese or Korean eh, di ba? Kasi napakalakas ng kanilang kultura. Nadodominate ng kanilang kultura yung kanilang katauhan. Kaya ano man yung hipuin nila, lumilitaw yung kanilang sariling kultura. At yun ang gusto kong mangyari sa Pilipinas. Na dahil meron kang wika na ipinagmamalaki at meron kang kultura na pinagbabatayan ng iyong pag-unlad, eh, magagamit mo ngayon talaga yan at lilitaw yan ano man ang gawin mo. Kahit ano man ang isuot mo, kahit saan ka magpunta, ay lilitaw yung pagiging Pilipino. Chairman, maraming salamat po. Opo. Maraming salamat din sa inyo. It's truly rare to find a man of letters who is also a man of deeds. And yet, Virgilio Almario combines both and proves it with his lessons in life, literature, and business. It's certainly something we can learn from as we forge our identities and impact in our daily lives, the organizations we belong to, and the communities depend on us and that we depend on. This is Quintin Pastrana. Join me again next week as I explore the minds and the moves of the countries and regions' most successful people.